Mula nang mahukay ang isa sa mga Montenegro, araw-araw at gabi, gumagawa kami ng plano ni Lexal. Yung ibang aswang kasi, nakakahalata na nagpupunta na rin kami doon. Kasi sa tuwing pupunta kami sa gabi, palagi kami nakakita ng mga bante sa paligid ng libingan. Kaya hindi na rin kami makapasok at makalapit doon. Ilang araw din pakaramdam namin, may nagmamasid doon sa tribo namin. Napapadalas kasi na may ibang aswang na kumakain sa kalendarya. Gusto ko sanang pulbusin kasi alam ko masasama sila. Pero ang sabi ni Lexal, hindi kami dapat papatay ng aswang. Baka maalaan man kasi yung ibang aswang at biglang sumugod sa amin. Alam na namin na anumang oras ay pwede magkaroon ng gulo. Kaya ng mga panahon na yan, inihinta ko sila Lexal. Lalo pa at may isang albularyo na di umano ang sinasabing may pakanan ng lahat. Makalipas pang ilang araw, sinubukan pa rin namin bumalik sa libingan ng mga Montenegro. Sa pagkakataon na yon, walang nagbabantay. Bagi na kinahinala, kaya hindi na muna kami naging kampante. Nagintay na muna kami ng ilang minuto. Baka kasi may magpakita eh. Nang wala naman, iagad na rin kaming lumabas. Kapatid na Paul, sa puntong to, nalagasan agad kami ng isa. Sa pag-aakala kasi namin na kami lang ang nandoon sa libingan, hindi na namin naisip na hinintay lang kami lumantad. Nagulat na lang kami kasi biglang hinila agad yung isa namin kasama. Dinala si Dilema, sumikaw sigaw na lang. Pagkatapos, ayun, wala na. Noona, hindi sana kami aatras. Wala sa bokabularyo kong umatras, lalo na kapag aswang lang ang kalaban. Pero nagbumilit na si Lexal. Hindi rin namin kakayanin ang bilang nila. Kasi nung oras din yun, nasa sampu lang kami, nabuwasan pa ng isa. Yung nararamdaman namin kalaban sa paligid, para hindi sila bababa sa 20. Walang tiwala si Lexal na kaya ko silang lahat. Kaya umatras na lang kami, kaysa makuha pa kami. Nainis ako sa kanila. Kasi napakaduduwag. Wala rin naman kasing pagkakaiba kung aatras kami o lalaban. Kasi ginulo pa rin naman nila kami pagkatapos noon. Nang makauwi kami, biglang may lumusob na aswang sa tribo nila. Mabuti na lang, nakanda sila. Kaya kahit papaano, nakalaban kami. Nagawa namin paatrasin ang mga sumugod. Nasa palagi namin, wala naman talaga silang balak na ubusin kami. Parang tinakot at binigyan lang nila kami ng babala. May mga nasugatan sa amin. Hindi naman grabe. Sa nangyaring paglusob, alam na agad namin na masusundan yun. Kaya kinabukasan ng umaga, naganda na silang lahat para iwan ang lugar na yun. Nagdesisyon sa Lexal na lumipat na ng kampo. Marami pa namang preso sa Mount Cristobal. Naglakbay kami at naghanap kami ng pagkukutaan. Hapon na, nang makatagpo kami ng isang kapatagan, pero madamo. Kinagabihan din noon, nagsimula na sila magkakot ng kahoy para gawing kubo-kubo. Habang kaming dalawa ni Lexal, naglakad-lakad lang kami, hanggang sa hindi na namin namalayan na palayo na pala kami sa mga kasama namin. Nakarating kami sa ilog. Paginto namin, may nakita kaming tao sa kabilang banda. Nakitim siya, mahaba ang suot. Meron ka pa. Bigla ko naalala yung lalaki nakita ko sa libingan ng mga Montenegro. Yung lalaking parang leader ng mga aswang. Nakaitim din kasi yun eh. Pinagbasta namin na Lexal yung dalawang lalaki. Mga ilang sandali lang. Nakarinig na lang ako ng pangit na boses sa tenga ko. Parang may bumulong sa akin. Kamusta ka na, Kanor? Binabati kita sa pagkapanalo mo. Sinigawan ko agad ng lalaki sa kabila. At tinanong kung sino siya. Pero nakatayo lang siya doon. Naisipan namin ni Lexal na lapitan ang lalaki na kakapa. Pero bigla siyang nawala sa dilema. Ang lintik na yun. Kilala pala ako. Pero hindi mo lang nagpakilala. Pero seryoso. Nahiwagaan ako sa lalaki. Hindi naman siya aswang. Pero hindi ko nang sigurado kung tao ba siya o ano. Kakaipa kasi yung presensya niya. Ang hirap ilarawan. Bumalik ka agad kami sa kuta namin para i-check kung maayos lang ba sila. Wala naman nangyaring kung ano. Pero binantayin ko pa rin sila nung gabing yun.
talagang hindi ako natulog. Makalipas ang ilang araw, nagplano kami ulit ni Lexala. Babalik kami sa libingan ng mga Montenegro. Pero sa pagkakataon na to, hindi na kami nagsama ng marami. Kapag kasi mas konti rin ang tsansa na makita kami. Ako at ang dalawang alalay lang ni Lexala lumarga. Tinala ko lahat ng gamit ko, pero iniwan ko na lang ang langis kasi hindi kumukulo ko pag may aswang. Hindi ko alam kung anong ginawa ng mga aswang na nandoon at bakit hindi na epektibo ang langis. Noong araw na yon, hindi namin sigurado kung ano naghihintay sa amin. Gabi na nang makarating kami, pinauna namin yung isang alalay ni Lexala, si Molo. Tinignan muna niya kung meron tao sa paligid. Nakabalik naman kaagad siya. Dahan-dahan kaming lumapit doon. Totoong kami lang ang nandoon. Mukhang kakatapos ng pumunta doon ang mga kalaban ng aswang. Basa kasi nandugoy yung mga tubo ng libingan. Nagsisimulan na sana naming hukayin ng libingan. Biglang may lumitaw na lalaki na kaitim. Nakakapa siya at nakatakip ang mukha. Nagulat naman kami kaya dumistansya kami na kaunti. Kumpirmado, siya yung tao na nakita namin sa ilog. Yung taong kilala ko, pero hindi ko alam kung sino siya. Lalapit siya sa amin. Parang nakikilala ko yung tindig niya. Yung presensya niya, parang naging familiar sa akin bigla. Pero na magsalita siya, hindi ko naman kilala ang boses niya. Sabi niya, huwag raw kong makikialam. Lalong-lalo na raw ako. Kung gusto pa raw namin mabuhay ng matagal, lubayin daw namin ang libingan. Siyempre maangas din ako. Hindi ako pumayag. Ayokong may gago nagbabanta sa akin. Kaya siyempre, nag-angas din ako. Pero tinawala lang ako ng taong yun. Sinabi niya pa na hindi porke nanalo ako sa laban, kaya ko na siyang talunin. Minamaliit niya ang kakayahan ko. Kaya noong mga oras na yun, nainis na ako. Haagupitin ko na siya ng hawak kong itak. Pero naramdaman namin na bigla na lang kumalo yung nasa ilalim ng lupa. Malapit na silang bumangon. Nang lumalakas na ang pagyanig, minabuti na lang namin na umalis. Sobrang sama ng loob ko ng mga oras na yun. Pakiramdam ko, napakahina ako. Unang beses na hindi ako nakaganti sa pagmamaliit sa akin ng iba. Kaya nung gabing yun, pinangako kong pupulbasin ko kung sino man siya. Bumalik kami sa kuta namin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naabutan namin silang duguan. Wala kaming kamalay-malay na nilusob pala silang ibang aswang. Sabi din ng mga kasamahan naming nakaligtas, may isang lalaki ron na nakaitim. May kapa rin, siya ang namumuno sa paglusob. Napamura naman ako noon kung alam ko lang kasi noon na yun pala ang leader. Pinatekon agad siya at binuon kasama ng mga Montenegro. Paunti na ng paunti ang bilang namin at habang tumatagal, yung iba sa tribo ni Lexala nawawala na rin ang pag-asa. Sa puntong yun, sinisi ko si Lexala kung mas maaga niya kasing sinabi sa akin yung tungkol doon, mas maaga sana kami makakaisip ng paraan. Pero sabi niya, gusto lang daw niya akong ilayo sana sa gulo kasi alam niyang hindi ko kakayanin yung mga sinaunang aswang. Kapatid na Paula, alanganin talaga ako sa kwentong to. Pero dahil ako si Mangkanora, nakaisip pa rin ako ng paraan. Umalis kami ng Mount Cristobal. Lumabas muna kami sa lugar na yun. Kulang pa naman kami sa bilang eh. Dinila ko muna sila sa isang bundok sa Nueva Ecija. May mga kakilala rin kasi akong aswang doon. Tinanggap naman kami agad ng mga yun. Pansamantalang inampun muna sila Lexalang ibang tribo. Ilang araw kaming wala sa Mount Cristobal. Sa ilang araw na yun, nakausap namin yung mga taga Nueva Ecija na pinamumunuan ni Kiyo. Nakiusap kaming tulungan kaming lumaban at pigilan ang pagkabuhin ng mga Montenegro. Nagsanay sila para paghandaan talaga ang sagupaan. Nihamak na mas marami ang tribo ni Kiyo kumpara kay Lexala. Kaya kahit pa paano, napapanatag ang kalooban ko noon na milaban kami at kaya namin pumalaga. Masingit ko lang kapatid na Polano. Sa tribo ni Kiyo, may isang babae na kahawig ni Morgina. Si Danya. Grabe. Sexy. Ang sarap. Wala lang kapatid na Paula.
Naisip ko lang bigla. Pumasok lang sa isip ko eh. Share ko lang. Ika nga ng mga kabataan ngayon. Balik na tayo. Ilang araw pa ang nakalipas. Nakakuha na kami ng lakas ng looba para bumalik sa San Cristobal. Naghanap na muna kami ng bagong kuta. At noong kinagabihan na, magkakasama na kami naglakad papunta sa may libingan ng mga Montenegro. Pagdating namin sa libingan, wala namang mga aswang. Pero ang inabutan namin doon ay mga katawan ng tao na wala ng buhay. Umaagos ang dugo sa lupa. Sinidyang tagasan sa iba't ibang parte ng katawan para iagos ang dugo. Sabi ni Laksal, mukhang gusto na talaga madaliin ang mga kalaban namin mabuhay yung mga Montenegro. Nagpabaha kasi sila ng dugo sa lupa para sipsipin pa ibaba. Hindi na nila pinadaan mismo sa tubo. May dala na kaming gamit pang hukay noon. Kaya nagsimula na kami agad mong kalin ng lupa. Makalipas ang kalahating oras. Sobrang lalim ng hukay. Mga ilang sandali lang. Nakramdam na kami ng mga ingay sa paligid. Na-alarm agad yung mga kasama ko. Alam kasi namin bawat isa na yun na ang simula ng gulo. Nakatanog yung mga kalaban namin. Kaya bumalik sila sa libingan. Nagulat na lang ako. Kasi biglang may aswang na umatake sa amin. Nakahanda naman kaming lahat. Kaya nagawa namin depensa ng sarili namin. Kaso nga lang, sadyang may kasanayan sila. Alam na mga kalabang aswang kung kailan sila aatake. May ilan sa mga kasama ni Kiyo ang nahablot na. At dahil ako si Mang Kanor, pinakita ko sa kanila na hindi ako nagpapatinag. Paraan ko na rin na yun para ipakita ko sa mga kasama ko na wala akong balak umatras. Ako ang unang humarap sa mga kalaban namin. Naman nga sila sa galing ko. Kasi apat na aswang kaagad ang napatumba ko. Siyempre naman, ako yata si Mang Kanor. Magaling ako kahit walang nahawakan ni Monay, no? Sa ginawa ko, mas lalong tumaas yung moral ng mga kasama ko. Sa mismo gitna ng libingan, doon kami nagkasagupaan. Masasabi ko na yung laban na yun, talagang nasa alinganing sitwasyon kami. Yung iba kasi namin kasama, bigla na lang nahilo kahit hindi pa naman sila inaatake. Nakuha ko na agad kung ano nangyayari. May ilang kalabang aswang na gumagamit ng parang hipnotismo. Kaya kinuha ko agad yung kwintas ko sa bulsa ko. Saka ako nagbulong na kung ano-anong orasyon. Pero sa unang subo ko, parang merong pumupigil na pwersa sa akin. Hindi tumatalab lahat ng pinag-aralan kong orasyon at pangontra. Napalingon ako sa paligid. Walang ibang makakapigil ng mga orasyon ko. Kahit na engkanto pa, ang makakapigil lang ng mga orasyon na yun eh isa ding albularyo na may alam sa mga ganung bagay. Habang nagkakasagupaan pa rin, sinubukan ko alit mag-orasyon gamit ang kwintas. Pero hindi pa rin talaga tumatalab. Kaya nangyayari, nahihirapan magkapaglaban yung mga kasama ko. Napakalaking bentahin ng kalaban namin dahil mismong ako parang nahilo na rin. Bumulong na lang ako sa hangin. Lumapad ka ng patas kung sino ka man. Pagkatapos kong sabihin yun, nalaman at nakumpirma ko na agad na meron nga kumukontra sa akin. At nakumpirma ko na rin na isa ring albularyo yun. Nawala yung pagkahilo namin at nakabalik kami sa laban ng maayos. Habang nakikipaglaban kami, may napansin akong isang lalaki nakatakip ang mukha sa gilid. Nakaitim ulit at may suot siyang kapa. Siya ang kumukonta sa orasyon ko. Hindi ko lang malaman kung anong klaseng albularyo siya. Pero parang unti-unti ko nakikilala ang presensya niya. Tatangkain ko sana siyang lapitan. Pero may marang nakalaban. Pagkatapos, bigla na lang nawala yung lalaki. Nagpatuloy lang ang laban namin. Pero parang hindi naman nauubos yung kalaban. Kapag nagtagal kami doon, siguradong mamamatay na kaming lahat. Pero nagtaka na lang kami na bigla silang tumigil sa pag-atake sa amin. Hindi ko alam kung bakit. Natakot yata sa kaangasan ni Mang Kanor. Yung mga minuto pagkaalis sila, biglang yung manig na naman ang lupa na kinatatayuan namin. Pagtingin namin sa hukay, gumagalaw na siya. Bigla nang natumba yung mga kasama ko.
Nakaramdam kami ng malakas sa pagganig ng kalamnan namin. Tapos suka kami ng suka. Yung malakas sa presensya, parang nagagaling sa ilalim. Umalis na muna kami doon. Hinila namin yung mga kasama namin. Dumistansya kami na kaunti. Nang makaalis kami doon, natanong namin na biglang tumigil yung pagyanik sa lupa. Kung hindi kami kaagad nakaalis doon, baka naubusan na kami ng isusuka. Ginusupa sana namin magukay. Pero sa tuwing tatangkain namin lumapit, may kakaibang pwersa yung nagpapasikip ng dibdib namin. Hindi ko alam kung anong nilagay ng misteryosong albularyo, pero malakas ang pakiramdam ko. Nakakaiba siya. Ngayon pa lang ako magsasabi ng ganito. Inaamin ko na noong mga sandaling yun, alam ko talaga na mas malakas sa akin ang albularyong yun. Ramdam na ramdam ko yun. Kaya bago pa kami maubos, nagdesisyon kami umalis na lang muna. Kinailangan namin magpahinga. Naglalakad kami pa uwi nun. Isa-isang humahantusan yung mga kasama namin para silang nauubusan ng tubig sa katawan. Lantang-lanta sila. Sila yung pinaka nandoon sa ibabo ng libingan. Kaya parang sila yung nakasalunan kung anong meron doon. Pito ang nalagi sa amin dahil doon sa pagsusuka lang. Habang ilan naman sa amin, sugatan. Nang makauwi kami, isa-isa kong ginamot yung mga nagtamo talaga ng galos. Nang dumukot ako sa bulsa ko, may nakapa ako na piraso ng papel. Nagtaka naman ako, kaya tinignan ko kung may nakasulat. Napatingin ako sa mga kasama ko, kasi merong nakalagay. Ganor, hindi ka mapapahamak kung sa akin ka papanig. Samahan mo ko, magkaisa tayo para buhay ng mga sinaunang aswang. Sa oras na mabuhay natin sila, tayo ang magiging amo nila at tayo ang masusunod sa lahat ng gusto natin mangyari dito sa Cristobal. Sumama ka sa akin. Maghihintay ako bukas sa kampal na ilog. Alas 9 ng gabi. Pagkatapos kong basahin yung sulat, mas lalo akong napaisip at naging interesado sa kung sino mang lintik na yun. Hindi naman pwedeng sila Malvar. Nalpinis lang na namin yun. Malabo rin namang si Lucifer kasi kahit kailan, hindi nun ugaling buhayin pa ang kalaban niya. Kung kaya niya naman patayin, naging tulala ako ng mga oras na yun. Hindi ako makatulog. Pinag-iisipan ko ang sinabi ng nating tao na yun. Gusto ko sanang sumapa sa albularyong yun. Pero hindi para tuluyin ang sumama sa kanya, kundi para madali ko siyang mapatay. Pero iniisip ko pa rin yung mga kasama ko. Sa akin sila umaasa lahat. Lalo pa, unti-unti na kaming nalalagas. Wala akong pinagsabihan tungkol sa mga bagay na yun. Gusto ko lumakad mag-isa para wala mo lang madamay. Pakiramdam ko kasi, kailangan ko na talaga malaman kung sino siya. Nang sa ganun, malaman ko rin kung papaano ko siya tatapatan. Kinabukasan ng gabi, umalis ako. Hinintay ko na muna makapagpahinga yung mga kasama ko bago ako lumarga. Mag-isa lang ako. Pinuntahan ko yung sinasabing kampal na ilog. Nagdala ako ng maraming panlaban noon. Maaga ako ng 20 minutos na karting doon. Napakatahimik ng paligid. Puro agos lang ng tubig yung maririnig. Wala akong inabutan. Wala rin naman akong maramdaman ng aswang sa paligid. Nakahawak na ako sa punyal noon. Nakanda. Hanggang sa ilang sandali lang, narinig ko na sa likod ko na merong isang lalaki nakatayo. Nakaitim, nakakapa, nakatakip ang mukha. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Tinanong ko siya kung sino siya at kung bakit niya ako kilala. Pero salip na sumagot, inunin niya pang sabihin sa akin yung mga bagay na makakatulong kapag sinamahan ko siya. Sabi niya, yung mga Montenegro daw, kayang-kaya niya kontrolin. Sa oras daw na mabuhay yung mga sinaunang aswang, magkakaroon daw kami ng malalakas sa tauhan na pwedeng kumuha ng mga bagay na gusto namin. Magkakaroon din kami ng proteksyon laban sa ibang kalaban namin. Ang mga Montenegro din daw ang magbibigay sa amin ng pagkakataon para maging kilala sa lipunan. Marami pa siyang sinabi para lang kumpinsin ako. Pero syempre, ako si Mangkanor. Kahit manyakis ako, malinis ang budi ko. Napakabusilak ng kalaoban at layunin ko
para sa mga tao. Kahit kailan, hindi ko naisip na tayo rin yung mga tao. Dahil una sa lahat, tao rin ako. At alam ko ang buhay ng kapwa ko tao. Tumanggi ako sa kagustuhan niya. Sinabi ko sa kanya na mas gugustuhin ko pang mamatay kisa sa malang isang demonyo. Bumunot na ako ng punyal noong oras na yun. Lumusob agad ako sa kanya. Pero nagtaka na lang ako. Kasi sa leeg ko, biglang may tumusok. Parang may karayom na bumaon. Pero hindi ko alam kung saan ang galing. Bahala ka kung ayaw mo. Sisisihin mo lang ang sarili mo kapag namatay ka. Bago umikot ang paningin ko, nakita ko nagtanggal siya ng takip sa mukha. Hindi ako nagkamali sa pagkakakilala. Siya si Aming, ang isa sa pitong malalakas sa albularyo sa organisasyon namin. Hindi lumito si Aming nung magkandalabo-labo kami nila Malvara. Nagtaka ko noon, may kakayan din pala siyang kumontrol ng mga aswang. At sinaunang aswang pa yung mga gusto niya. Ang buong akala ko, tungkol lang sa maingkanto yung kapangyarihan niya. Talagang kinabigla ko yun. Kapatid na Paul, noong mga oras na yun, nawalan na ako ng malay. May pampatulog yata yung karayom na tumama sa leeg ko. Basta iniwala lang ako ni Amig sa lupa. Buong akala ko, namatay na ako noon. Pero buti na lang, merong tumulong sa akin. Sa huling kabanata natin, dito niyo malalaman kung ano mangyari sa pagitan namin ni Aming. Kaya abangan ninyo ang huling yugto.